If you're new here in Christine Vlogs, please don't forget to subscribe and click the bell button below. Hi everyone! Welcome back again to my channel at nagkita-kita na naman tayo. So sa video na to ay magbibigay ako ng 10 tips kung paano nga ba mawala ang almoranas o tinatawag na hemorrhoids. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang almoranas. Ang almoranas or hemorrhoids, ito ay ang pangkaraniwang sakit na namamagang ugat sa ating puwitan or rectum. At kapag ang ugat ay lumabas sa ating puwitan, doon na mismo tayo nahihirapang umire or dumumi. At minsan pa nga ay may kasama pa itong dugo. At ngayon ay pag-uusapan naman natin kung paano nga ba ito nasisimula at kung bakit tayo nagkakaroon ng hemorrhoids or almoranas. Number 1, ang pag-upo ng matagal sa upuan or sa inodoro. Number 2, pag-iri na malakas, lalo na sa mga buntis. Number 3, constipation or palagi nasa banyo. Number 4, low fiber diet. Number 5, kulang sila sa tubig. Number 6, pakikipagtalik sa puwet. Number 7, ang almoranas, ito ay namamana lalo na sa mga magulang. Malaking tsansa na magkaroon ka rin nito. Ano nga ba ang dapat gawin para mapabilis ang pagaling ng almoranas? Panoorin nyo lamang ito. Number 1, mag-exercise. Nakakatulong ito para mapabilis ang paghilom ng ating sugat. So, huwag kang tatamad-tamad. Kailangan mong mag-exercise. Number 2, ang paggamit ng aloe vera. Ang aloe vera ay may anti-inflammatory properties kung saan kaya nitong alisin ang namamagang sugat. So, kailangan mo lang magpahid ng dagta ng aloe vera at ipahid ito sa inyong puwitan. Number 3, uminom ng maraming tubig. So, kailangan mong uminom at least 7 to 8 glasses a day. Ang pag-inom ng maraming tubig, ito ay nakakatulong para lumambot lalo ang ating dumi. Number 4, bowel movement. Ibabad ang puwet sa maligamgam na tubig. Maglagay din ng 1/4 na asin at ibabad ito ng 10 minutes. Nakakabawas kasi ito sa pangangati ng puwet. Number 5, gumamit ng baby wipes. Instead na gumamit ng tissue, ay mas maigi pang gumamit ng baby wipes. Iwasan din ang paggamit ng matitigas or tuyong tissue kasi may tendency itong magsugat lalo ang ating puwet or rectum. Number 6, kumain ng mayaman sa fiber. Tulad ng hinog na papaya or kahit anong prutas na mataas ang fiber. Ang pagkain ng fiber ay nakakatulong ito mapalambot ang ating dumi. Isa din na nagpatulong sa akin kung paano napalambot ang aking dumi ay uminom mismo ako ng gatas, katulad ng birch tree. Hindi ko naman nakalain na ang birch tree ay mayaman pala ito sa fiber. So baka subukan nyo ito at makakatulong din ito sa inyo. Number 7, gumamit ng Vaseline or petroleum jelly. Kumuha lang ng cotton pads at lagyan ng petroleum jelly ang mismong daluyan ng dumi. Nakakatulong ito para mapabilis ang pagdulas ng dumi at hindi lang yan, hindi mo mararanasan ang sakit habang umiiri. Number 8, ang paggamit ng ointment cream. Ang pagpahid ng ointment na ito ay kaya nitong alisin ang pangangati at pamamaga sa inyong hemorrhoids or almoranas. Mabibili nyo lang ang mga ito over the counter sa malapit na pharmacy store or drug store. Di mo na rin kailangan magdala ng reseta dahil ibibigay nila ito agad-agad. Gumamit ako ng product nito. Ito ay tinatawag na Dictamni Cream. Isa sa nakatulong sa akin kung paano napadali ang paghilom ng aking almoranas. Ang maganda sa product na ito
ay komportable siyang gamitin. At hindi ko naman ini-expect na itong cream na ito ay mismo magtatapos sa aking problema or sa nakakairitang hemorrhoids. Kung tatanungin nyo kung saan ko nga ba ito nabili, mabibili nyo lang to sa Lazada. Makikita nyo rin doon ang mga good feedback ng mga bumili ng mga customer. Number 9. Iwasan mo ang pagkain na maanghang or spicy food. Dahil ito ay nagpapalala mismo ng inyong almoranas or hemorrhoids. Pero maraming katanungan sa ating isipan na sinasabi nila ng pagkain ng spicy food doon daw ang rason kung bakit nagkakaalmoranas. Ito ay walang katotohanan. Dahil ang pagkain ng spicy food ay nagpapalala lang ng almoranas. So, kailangan mong umiwas sa mga pagkain na maanghang dahil nagkakaroon ng constipation or diarrhea ang tao. Kaya pabalik-balik tayo sa inodoro. At ang pang-sampo ay huwag mahiyang magpakonsulta sa doktor. Kung ikaw ay nasa stage 4 or stage 5, ay kinakailangan mo nang magpakonsulta. Kung sa tingin mo ay malakamatis ng laki ng hemorrhoids mo, sa ganitong mga kaso, maaring isagawa ang operasyon. Sa kaso na tinatawag na internal hemorrhoids kung saan nasa loob ang rectum ang namamagong ugat, ay kinakailangan ng isagawa ang rubber bands ligation kung saan tinatalian ito ng goma ang ugat para maputol ito. Para naman sa external hemorrhoids kung saan makikita sa labas ang namamagang ugat, ay kailangan ng sumailalim sa sclerotherapy. Sa tulong na ito, mapapahupa ang pamamaga at irritabling karamdaman. Ang almoranas ay walang pinipili, maski bata man or matanda ay nagkakaroon ito. Hindi man nakikita ng ibang tao, ay huwag pa rin natin hayaan lumala ito. At dito na lang tayo nagtatapos. Thank you so much for watching sa mga Chris Visco dyan, mga Beshua po dyan, sa patuloy na pagsuporta sa aking vlog. At sa mga bago pa lang dyan, ay huwag na huwag niyong kalimutan i-subscribe or i-click ang bell button. At huwag niyo na rin kalimutan i-like, share, and comment kung may suggestion ba kayo o may katanungan ba kayo. At sa ulitin, sana magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Bye!